Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. May paglilinaw ang Korte Suprema tungkol sa issue ng posibleng paglaya ni dating Calauan Mayor Antonio Sanchez dahil sa good conduct time allowance sa ilalim po ng Republic Act 10592. Giit pa ng Supreme Court, dapat itong ipatupad ng retroactive o sakop nito ang mga kaso bago pa man nalikha ang batas. At live mula sa Korte Suprema, may ulat on the spot si Cecil Villarosa. Cecil! Connie, Raffy, sa gitna ng matitinding pagbatikos kaugnay ng posibleng paglaya ni dating Calauan Mayor Antonio Sanchez, nilinaw ngayon ng Korte Suprema na hindi nito iniutos ang paglaya ng dating alkalde. Ayon kay Attorney Brian Osaka, ang tagapagsalita ng Korte Suprema, ininterpret lamang ng hukuman ang implementing rules and regulation ng Republic Act 10592 na nag-aamyenda sa ilang probisyon ng revised penal code. Sa ilalim ng nasabing batas, pinalawig ang good conduct time allowance na iginagawa gawad sa mga bilanggo na nagpakita ng mabuting asal sa bilangguan. Ang desisyon ng Korte Suprema na inilabas noong June 25, 2019 ay nag-ugat sa tatlong petisyon na kumukwestiyon sa probisyon ng IRR ng RA 10592 na nagsasabing prospective ang application ng bagong panuntunan sa paggagawad ng Good Conduct Time Allowance o GCTA. Kabilang sa mga petitioner, si dating Senador Rene Sagisag at ang grupo ng mga inmate na ang ilan ay kinakatawa ng Free Legal Assistance Group. Pero ayon sa Korte Suprema, dapat itong ipatupad ng retroactive. Paliwanag ni Osaka, in-apply ng hukuman sa pagkapasya sa nasabing kaso ang fundamental doctrine sa criminal laws na ang penal laws na paborable para sa mga akusado ay dapat na maging retroactive ang application. Dagdag pa ni Osaka, hindi nanggaling sa Korte Suprema ang pulisiya kaugnay ng pagpapalawig sa GCTA. Sa halip, ito raw ay nagmula sa batas na ipinasa ng Kongreso noong 2013. Wala rin daw sa jurisdiksyon ng Korte Suprema ang pagkapatupad ng RA 10592. Ang implementasyon umano ng batas ay nasa kapangyarihan ng executive branch ng gobyerno. Samantala, narito naman ang bahagi ng pagkapaliwanag ni Supreme Court Spokesman Attorney Brian Osaka. The Supreme Court did not order the release of Mayor Sanchez in its recent decision in the consolidated cases entitled Inmates of New Bilibid Prison et al. Versus De Lima et al. The Supreme Court merely interpreted the law. The Supreme Court struck down the provision in the IRR and ruled that RA 10592 was to be applied retroactively as it had the effect of lowering or reducing the sentences of prisoners, hence favorable to them. 13 mga maestrado ang bumoto pabor sa retroactive application ng pinalawig na GCTA. Isa lamang sa mga maestrado ang on-leave nang ang kaso ay pagbotohan. At live mula dito sa Padre Faura, Maynila. Balik sa inyo, Raffy. Cecil, may nabanggit pang Supreme Court. Bakit tila naging defensive sila ngayon? Meron bang naninisi sa kanila tungkol dito sa issue ng posibleng paglaya o manon itong si Sanchez, Cecil? Inilabas ng Korte Suprema, Raffy, ang paglilinaw dahil nitong mga nakaraang araw, ang malimit na nababanggit dahil sa Supreme Court ruling ay posibleng mapalaya ang dating alkalde. So nilinaw ng Korte Suprema na hindi sa kanila nang galing ang kautusan na dapat palayain ang dating alkalde. Sa halip, ininterpret lamang nila yung nilalaman ng implementing rules and regulation ng 10592 na naging batayan naman para doon sa recomputation ng GCTA kung saan nga nauna lang nabalita na posibleng makinabang itong si dating Mayor Sanchez. Mm-hmm. At sa ating pagkakaalam, Cecil, dalawang grupo ng mga preso yung nagpetition, hindi ba at kinwestiyon yung IRR na inilabas noong 2013 at sila'y nanalo nga. Meron ba tayong impormasyon kung yung mga nagpetition na yun ay talagang nakalaya na, Cecil? Yan ay patuloy nating inaalam mula sa Department of Justice na may jurisdiction sa usaping ito. Pero doon sa ating mga initial information na nakuha, at the minimum 16 prisoners ito ng NDP na nagpetition sa Supreme Court, tatlo sa kanila ay kinatawan pa ng Free Legal Assistance Group at karamihan sa kanila ay mga political prisoners, Raffy. Mm-hmm. At sa ngayon, nasa 280, tama ba, yung nakalaya na dahil dito sa inilabas ng Supreme Court na desisyon. So meron pang mga makakalaya at ang sinasabi ng Bucor, ito'y talaga yung walang record dapat.
na umauunang makalaya kaysa dun sa mga may record katulad nitong si Sanchez, Cecil. Rafi, kinakailangan na isegregate ng Bureau of Corrections, ano? Yan din yung nagiging paliwanag ng Department of Justice, ano? Kung sino ba yung mga qualified na magawaran ng GCTA at kung sino yung hindi nararapat na magawaran ng GCTA. Ang paliwanag din ng ilang opisyal ng Department of Justice na ating nakausap ay kinakailangan kapag naigawad, kasi nakasaad din sa batas, Rafi, na once granted ang GCTA, it can no longer be revoked. So, malaking katanungan niyon kung paano nga in case na nabigyan ng GCTA ang isang unqualified na inmate, ang remedyo daw dyan ay questionin yung iginrant na GCTA on the basis of grave abuse of discretion, Rafi. Okay, abangan natin yan. Maraming salamat sa iyo, Cecil Villarosa.